thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine, we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast brought us thine, we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord, blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Good morning po. Welcome ulit sa aming prayer covenant dito po sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, sa opportunity at pagkakataon ito, Lord, na binigay mo sa amin na muli kami magkasama-sama, Panginoon, sa isang pasasalamat at pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Lord, salamat sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan. At kaya naman taglay namin ang panibagong kalakasan at ang biyaya ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, Panginoon, samahan mo kami ng iyong Espiritu. Ikaw ang madama namin ang mga mensahe mo na aming pag-aaralan ngayon, naway tumimo sa aming mga puso upang magamit namin ito, Panginoon, sa hamon ng aming buhay sa araw-araw. At lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalms o Aklat ng Mga Awit, Kabanata 31, Talatang 9-16. Apat na verses lang po ang aking babasahin at ito po ang sinasabi. Verse 9, lingapin mo ako, ikaw ay mahabag, pagkat ako, O Yahweh, ay nababagabag. Mata ko'y maga na dahil sa pag-iyak, mahina na ako at wala ng lakas. Verse 10, halos pumanaw yaring aking buhay dahil sa lungkot ko, at panambitan. Sa dami ng aking suliraning taglay, umurong pati buto sa katawan. Verse 14, subalit, O Yahweh, ang aking tiwala ay sa iyo, Diyos na dakila.
Verse 15, sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo. Verse 16, ito ang iyong lingkod. Sana ay lingapin, ingatan mo ako't iyong pagpabalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Ito po ang mga salita ng Diyos. Kung mapapansin po natin sa talata Siyam at Sampu, at kung babasahin natin lahat ito hanggang talatang 13, madarama natin dito ang bigat ng suliranin o kawalang pag-asa ni David na sumulat po ng mga talatang ito. Tayo kaya, how do we really respond sa mga circumstances at situation, lalong-lalo na kung ito ay hindi maganda? Alam ko, kadalasan in reality, we are shaken by the intensity of our sufferings. Alam nyo, physically, nanghihina tayo, and even spiritually. Kadalasan, nawiwindang tayo, nag-aalala tayo, at kadalasan nga dito nasusubukan ang ating pananampalataya. David, sa verse 14 and 16 na binasa ko, David showed his entire dependence on the mercy and goodness of God. Buong tiwala na ibinigay niya dahil naranasan niya ang kabutihan ng Diyos sa maraming taon na siya ay kanyang pinagdaanan na kanyang pinagtagumpayan. Kaya dito, alam niya kung sino ang kanyang lalapitan. And alam niya, God will help him and save him. Kilala niya ang kanyang Panginoon. Alam niya ang character ng Panginoon. At alam niya yung relasyon na meron siya. At hindi siya pagkakaitan ng Panginoon ng pagtulong. Dahil sa mga panahon na minsan nakakalimutan niya at siya ay nakakalimot, mas gintayo na hindi lumalapit at nakakalimot sa kanya, ay kadalasan lagi pa rin niya tayong kinukupkup at binibigyan ng mga blessings. God didn't promise us a free life na free of sorrows, free of weakness, and makakaramdam tayo ng defeat sa ating buhay. But His promise na He will be present with us para malakpasan natin ang mga bagay na ito. Lahat ng mga pagsubok, ito ay dadaan lamang sa ating mga buhay. At kung mananalig tayo sa kanyang mga pangako, promises, malalagpasan natin. Sabi niya sa atin, sasamahan niya tayo sa ating laban. And I will be your strength sa inyong kahinaan. Sa Sermon on the Mount nga, nakalagay doon, blessed are those that mourns. Blessed are those that are persecuted. For they shall receive comfort. And there will be the kingdom of heaven. Paghahari ng Diyos ang madadama natin sa ating mga puso. Kaya kapanatagan sa kabila ng ating mga suliranin na andyan ang kapanatagan dahil pinanghahawakan natin ang pangako ng Panginoon. It was David's faith that made him true. Faith promises new life. Kaya alam ni David, kung meron mang dumarain siya sa mga pagsubok na ito, babaguhin ng Panginoon ito. Dadaan lang to. At buong tiwala na ando ng kanyang
yung pananampalataya niya, nandoon yung buong-buong tiwala na andyan ang Panginoon na sasagip sa kanya. Rest in His promises. We always say, God is in control. And God plans things that will be good for us. Magaganda ang mga plano ng Panginoon sa atin. At kaya, dumating man ang mga pagsubok, yung mga feeling of hopelessness na parang impossible things na ating malalakpasan ito, just remember the big one who said, I am making everything new. Aayusin ko ito at magkakaroon kayo ng panibagong buhay. Even Jesus Christ, sabi nung minsan last week sa ating mensahe, that si Jesus sa kanyang mga mission, lahat ng ginagawa niya, He starts. Nagbibigay siya ng isang panahon na nag-iisa siya and talking to God. At nung panahon na alam niya kung ano mangyayari sa buhay niya, sa Garden of Gethsemane, He prayed. At alam niya ang hirap na kanyang dadanasan. Lumapit si Jesus sa kanyang ama at humingi ng tulong. At tinanggap niya ang mga pagsubok na ito. Kaya naman, pinagtagumpayan niya ang kanyang mga pagsubok. Ito ay isang example na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y nagkatawang tao. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Ngayong mahal na araw na itong darating, search ourselves. Meron mga tayong mga pagsubok, pero naandiyan dyan ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ, inako niya ang dapat sa atin, ngunit pinagtagumpayan niya. At ito rin ang hamon niya sa atin. Believe to what He has done for us, at ganun din ang mangyayari sa ating buhay. A new life, a joyful life, and a prosperous life. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, narito kami ng iyong mga anak, O Lord. Lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, and give us wisdom, O Lord, na matanto namin, Panginoon, ma-search namin ang aming mga sarili. Give us wisdom so that we may find ability to find joy, O Lord, to find the blessing in this world of sorrows and hopelessness, O Lord. Alam ko, Panginoon, meron kang itinuturo sa amin. At alam ko, Panginoon, kung kami ay lalapit sa iyo, patuloy, Panginoon, ang iyong paglingap at tutuluan mo kami, Panginoon, upang maayos namin at kami ay tumahak sa tamang landas. Nang sa ganon, Panginoon, pagtagumpayan namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa aming sarili, O Lord. Lord, maraming salamat at kami ay hindi mo pinapabayaan, hindi mo kami sinusukuan. And we thank you, O Lord. Thank you, O Lord, for reminding us again na andyan ang iyong anak na naging example, Panginoon, kung paano kami lalapit sa iyo. Naging tao siya, Panginoon, para sa amin upang kami ay maligtas, Panginoon. At maging example, Panginoon, kung paano kami mamuhay sa mundong ito. Lord, again, thank you. Sorry, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa iyo. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming lingapin at kauhawan namin, Panginoon, na kami ay laging makapakinig ng iyong mga salita na magagamit naming kalakasan sa aming journey dito sa mundong ito. Ang lahat na ito dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.